Meron po ako mga finding na partial report. Papakita ko muna sa aking mga kasama at saka po natin ilalabas sa lahat. Ito po ay partial report at ayokong gamitin pa itong misa na sabihin tapusin na naman ang investigation. Meron muna, marami na po dyan na malalagay. Si Michael Young, si Christopher Lloyd Lao, ang Pharmally Pharmaceutical Directors and Officers, nakasama sila Michael Young, ang Pharmally Pharmaceutical na si Grisel Grace Mago, Moy Dargani, Twinkle Dargani, yung mga fraud na piniperpetrate, yun itong sila Lloyd Lao, sila Warren Leong. Yan po ang preliminaries na nakikita natin, or partial report. Yung perjury, false testimony na ginawa nila Michael Young, Lincoln Ong, Grace Mago, yung falsification of public documents under Article 171 of the Revised Penal Code na ginawa nila Warren Leong at tinulak si George Mendoza at Marvin Tangkintik na sabihin dumating ang produkto samantalang walang dumadating, hindi pa nila nakita kung ano yung mga produkto na yan. Disobedience to summons, ayan sila Lincoln Ong, sila Moy Dargani, Michael Young at saka si Twinkle Dargani. Violation of Bayanihan to Heal as One Act, Michael Young, Lincoln Ong, Pharmally Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Margani, Crisel Grace Mago. Disobedience to summons issued by Congress, Pharmally Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Dargani, Michael Young, Twinkle Dargani. Ulitin at tinawin po, hindi lang po yung mga yan, pati yung mga accountants, abagat dyan ay mabibisto natin ngayon. Ulitin at tinawin po ko po ito, ito po ay panimula pa lamang, hindi katapusan po ito. Ito po lang po ang unang yugto ng pagpapanagot ng mga taong nangahas, magnakaw sa kaban ng bayan habang nasa gitna tayo ng karimlan ng pandemic. Sinusubukan po nila ngayon pagtakpan ang kanilang karumalduman ng mga krimen. Abangan na naman, sapagkat habang hindi nag-iimbestiga ang krimen, tumitigil ang programa ng Pangulo na ang pangalan ay Talk to the Senators. Hindi na po Talk to the People. Yun na po ang kanyang ginagawang programa. Sumasagot sa Blue Ribbon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sa bandang huli, ang katotohanan ay mas malakas at ito ang siyang magtatagumpay sa huli.